Hi guys! Welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay mag-a-unbox tayo ng in-order ko sa online shopping. Ito siya. Medyo malaki siya. Excited na ako kasi apat yung laman nito. At yung mga laman nito ay mga dog accessories. Kaya sa mga pet lovers dyan, doon lang kayo. Meron kasi akong biniling pet. Isa siyang Siberian Husky. So, anong laman ito? Tingnan natin. Ito yung unang item na binili ko. Ito. Dog. Ano bang tawag dito? Lalagyan ng food. Dog bowl? Yan. Dog bowl siguro yung tawag dito. Hindi. Dog food bowl ang tawag dito. Medyo na-dislocate lang yung rubber. Siyempre may rubber siya para hindi gumalaw. So, ito. Nakalimutan ko na pili ko dito pero nasa 100. Ganon. 150 to 250. Ganon. So, dog bowl. XL yata to. XL yung size. So, pwede na. Maganda. Maganda. Next item. Ano to? Hindi ko alam. Pero dog toy. Dog toy siya. To, binili ko to. Kasi puppy pa lang naman pagdating. Two weeks old pa lang siya. At 2 months old pa lang siya pag binigay sa akin. Kaya bumili ako ng maliit na dog toy. So, eto, binili ko na rin Stella. Medyo cotton para kapag kinakagat niya, nalilinis na rin yung ngipin niya. Kasi ang hirap mag-toothbrush ng aso. So, kaya ito, panlinis na rin ng teeth niya. So, eto, mura lang tong 15 pesos. Kaya binili ko na rin. Third item. Para sa tubigan. Hindi ko alam kung paano aqua nozzle. Hindi ko pa alam kung paano ito gamitin eh. Curious rin ako. Sige, buksan natin. Ayun. So, dito, didila yung aso para lumabas yung tubig. Ayan. Tapos, ito naman, panglock siguro to. Mamaya, tetestingin ko to sa dog cage. So, ayun, panglock na para kumapit. Tapos, ito, yan. Siguro, di ko pa alam, hanap pa ako ng bote na pwedeng kumasya dito. Para, yun, mas pinili ko na rin kasi to, itong lalagyan na ng tubig na ganito. Para hindi ko ako lagi mag-check kung natapon ba yung tubig. Kasi kung dito, pwedeng matapon-tapon yung tubig eh. Ang bibis. So, kung ito, diba, sobrang tipid. At saka less yung effort sa paglalagay ilagi ng aso, ng tubig ng aso. So, third item. At fourth item, last. Professional dog dryer. Tignan natin kung ano nasa loob. Kasi medyo mahal siya eh. Pero sulit lang siya. May nabasa kasi ako na kapag daw yung aso mabalahibo, tapos pinaliguan mo siya, tapos hindi mo siya natuyo, pagkatapos maligo eh, hinayaan mo lang. So, doon daw nakubuga yung stain sa ano niya, sa fur niya. So, doon nagiging yung color white na fur eh, nagiging yellowish yun. Kasi nga, yun, hindi pa siya tuyo eh, naglalaro na siya. So, nadudumihan din agad. Kumakapit yung dumi sa fur. Pag kumapit yung dumi doon, yun, nagiging stain na siya, mahirap na siyang tanggalin. Tada! So, ayan. Ito yung on, ito yung off.
Tapos, ito naman yung... Kung gusto mo sigurong mainit, naka-on. Kapag hindi, naka-off. Tapos, ito yung lakasan siguro to. Kung papalakasin mo yung air. Mamaya, patry natin. Ito yung nozzle. Wow! Medyo, ang ganda, heavy duty. Saka, ayun, ito yung nozzle. Siguro, syempre, dito lalabas yung hand. So, try natin. Ta-da! So, pet hair dryer. Para ma-dry agad yung bubok at hindi kumapit yung dumi. Tapos may tatlong nozzle siya. Ito siguro medyo minipin. Yung undercoat is ma-dry din. So baka ito yung gamitin ko. Tapos ito siguro pang top coat. Tapos ito naman, bilog eh. Baka gamitin ko na lang ito sa mga cabinet. Importante ito para sa kung merong mga alagang aso, lalo na kung husky. Sayang, wala pa yung ano yung aso. Next week pa kasi dadating yung tuta eh, si Peace. So, pagdating niya, gagamitin ko agad ito, papaliguan ko siya. Siyempre, kailangan paliguan kasi iwas COVID kasi hindi natin alam kung sino yung mga humawak sa kanya. Kaya yun, kailangan paliguan agad muna bago laruin. So, eto, fourth item, pet hair dryer. So, actually, lima yung in-order ko. Nauna lang dumating yung para sa aso din. Eto siya, kunin. Nakita ko rin kasi ito sa internet, maraming gumagamit. So, maganda daw to para yung fur na maging white. Pero bi-direction naman to para gumamit. So, yun. Ito yung fifth item. All system, pure white light. Yun yung mga items na binili ko online at sa tingin ko is essential. Bago ako magkaroon ng dog sa inyong bahay, marami pang kailangan. Kailangan mo na rin ng dog leash. Kasi papaliguan mo yan eh. Ang hirap kapag pinaliguan mo yung isang aso na walang dog leash ang likot mo, pati ikaw basa. At saka kailangan din syempre ng bath comb para kapag nagano ka na pinaliguan mo siya, pati undercoat nun malinis. At saka kailangan mo rin na marami pa. Syempre dog food. Next time na yung dog food na bibiling ko kasi hindi ko pa alam kung ano yung dog food na kailangan bilhin. Gusto kong tularin na lang din yung dog kung anong pinapakain ng breeder ko sa kanya bago bigay sa kanya. Try natin pala muna yung ano, binili kong hair dryer. Hair dryer. So, guys, ito siya, yung hair dryer na nabili ko. So, nasaksakan na siya to 20. Since hindi ko muna siya natatry, gamitin sa dog kasi wala pa yung tuta, dito muna sa bintana. Then, dito muna tayo sa pinakamahina. Kasi 280 yata ito eh, 2,800 watts. So, malaki siya. So, try natin yun. So yun guys, na-try natin yung hair dryer, malakas talaga. Hindi ko pa na-try yung pinakasagad kung gano'ng kalakas yung airflow niya. Pero pinakamahina pa lang pwede na eh. Kaya tapos may heat pa siya kung gusto mong i-apply yung heat. So sana nag-enjoy kayo sa vlog ko nito, sa unboxing. Pero actually hindi siya unboxing kasi nakapackage siya ng plastic eh. Pero yun. See you on my next video, guys. Please subscribe and hit the bell button. Thank you. Bye.